meeting ko na with Miss J. Thank you po. Kasama po natin ngayon si Miss Ayan. Hello sa mga Nostronautics Worldwide. Hey guys, so kasama ko na ngayon si Miss J and ayun, nagpapasalamat ako sa inyong lahat kasi dahil sa inyo, napansin tayo and dahil sa pagtatag nyo sa mga videos ni Miss J, napansin tayo ng team nila and ayan, nandito na talaga ako and yan, malalaman na natin kung meron nga ba talagang sumunod sa akin galing Laperal House and masayang-masaya po ako Miss J na nandito po ako ngayon and pinaunlahan niyo po yung wish ko na mapunta din po dito. So maraming salamat po. Maraming salamat din sa pag-dial sa akin and it's my pleasure to be on your blog sa ano mo and I'm willing to help you. So gusto ko lang na safe ka din. So maraming salamat. Well, thank you po. Maraming salamat. So yan, malalaman na natin. Kasi sa TikTok, guys, ayun, ang dami nga nagtatag sa akin sa TikTok. Pero I'm so thankful naman din na na-reach out din po ako ng team niya. Maraming Aya. Kasi nag-comment siya sa isang TikTok video ko. Tapos, dun ko lang po nakita na parang, ito yung admin ni Miss J. So, dun po kami nag-start to mag-communicate. And yun nga po, na padpad na ako dito. So, thank you. Bumiyahe ka pa, no? Opo. So, bumiyahe pa siya from Baguio? Yes po, yeah, Baguio. From Baguio. I want you to pick one. Thank you. So, this is you, darling. I'm hoping that that's a red card. Okay, it's not a red card. It's a queen of flower. So, sa aura ngayon ni Coldy, ang flower kasi, darling, sila yung mga binabantayan natin. So, meaning to say, sa aura mo ngayon, kailangan mo ng extra care. Actually, may health problem yung dad mo, darling. Pinamomonitor sa akin yung blood pressure niya. Meron siyang health problem. Madalas yung pagsakit ng ulo niya. So, isa yun sa mga indication na hypertensive yung tatay mo. Nakahiga na ba si daddy? Oo. Kailan sumakit yung ulo niya? Kailan sumakit yung batok niya? Ngayon lang nung pagka-uwi namin, galing kumain sa labas. Sabi ko nga, Mami, kahapon, nag-reading si Jay Costura, tapos yan yung sinabi niya. Mm-hmm. About sa health daw ng tatay ko. Nakita daw niya sa cards na, yung tatay mo parang may dinaramdam na hypertension, ganito. Makikita mo yun sa video. Sinabi niya yun. Exactly. No. Cut the cards into 3. Naku, darling, you have to be careful. Why? Di ba this one is travel in distance? And this one is block na babae. So, ibig sabihin, wherever you go, maaaring susundin ka. Or let us say, a girl is hunting you. So, ibig sabihin, may nagambala kang isang babae, darling. Meron kang series of bad dreams siguro. Hindi ka nakakatulog. According sa cards, ang taas ng chances na sinusundan nga siya. Babae dito, tapos may lalaki pa nakikita dito. Ang dark kasi na queen, so maaaring may galit sa kanya or nagalit sa kanya talaga. So, it's not bad naman. Hindi naman lumabas dito ang bad luck card. So, ibig sabihin, wala siyang tinatawag na death card or wala siyang tinatawag. It so happened lang siguro that moment na kung saan siya napunta ay may, alam mo, may mga bagay na hindi natin nakikita or na-disturb siya. Alam mo, darling, mabait ka sa nakikita ko dito sa card. It so happened lang talaga na maaring nagkataon pero dito kasi parang hinanting ka ng babae. Wala naman siyang balak na saktan ka pero dito this is a sharp object. Kailangan mo lang siguro to ask for forgiveness kung meron kang na ano doon na gambala. Okay, so guys, we're back. Nandito na ulit ako sa Pangasinan and
Kagagaling ko lang sa Manila nung isang araw. Tapos na rin tayo na magpa-reading with Miss J. Sa totoo lang guys, nung una, medyo kinakabahan ako nung magpa-reading kay Miss J. Kasi nga sabi ko sa inyo, hindi ko alam kung ano yung mababasa sa mga cards. Kung meron nga ba talagang nasundan or wala. Tapos parang ang isa rin na iniisip ko dun is kung baka nga totoo yung sinasabi nyo na cursed. Pero it's a good thing naman na lumabas sa cards niya na hindi naman cursed. Pero confirmed nga na nasundan nga talaga ako ng multo. But we don't know if galing to sa Lateral House or kung saan ko siya napulot. Kasi actually, marami din nagsasabi na parang baka galing siya dun sa aksidente. Kasi, di ba, remember guys, na aksidente ako ng motor last December. And yung kabanggaan namin na tricycle driver nun is namatay siya. So marami din nagsasabi na baka yung kaluluwa ng tricycle driver yung sumunod sa akin. Kasi sinabi ni Miss J na may nakita rin siyang lalaki doon sa mga braha na sumunod daw sa akin. Sabi ni Miss J, isang babae at isang lalaki ang sumusunod sa akin. Hindi naman na-clarify if galing nga ba yun sa Lateral House or nakuha ko yun sa ibang lugar. Ayun. So, sinuggest din ni Miss J na if ever may time or parang pwede is babalik kami sa Lateral House together. Pero I don't know yet kung ano yung schedule namin pabalik sa Lateral House. Pero definitely, parang yung team ni Miss J is gumagawa sila ng way para bumalik sa Lateral House. Pero this time, is hindi na ako mag-isang pupunta doon. Kasama ko na si Miss J and the whole team. So, kinalabutan din ako dito sa part na to kasi si Miss J, nabasa niya dun sa cards na parang yung father ko is nakaka-experience siya ng parang headaches, ganun-ganun, na parang it's a sign of hypertension. So, dung time na yun, like medyo kinabahan ako kasi I know na yung father ko talaga is, syempre, matanda na siya, so may sakit pa siya sa puso and I know na parang siguro prone din talaga siya sa mga ganitong sakit. And then, kinabukasan nun, nag-chat yung kapatid ko dun sa GC namin na hina-high blood daw yung tatay ko na parang nakakagulat kasi kababasa lang ni Miss J kahapon na parang yun nga nakaka-experience yung father ko ng pagkahilo, parang signs of hypertension. Tapos kinabukasan nun, like talagang na, parang inatake siya ng high blood. Overall, I'm so happy naman sa naging result na nabasa ni Miss J na parang wala naman daw parang curse kasi hindi ako nakakuha ng death card. Yun yung binabantayan namin eh, kung makakakuha ko ng death card kasi parang masama ata if ever makakuha ka ng death card kasi parang it's a curse na lifetime kong ikikerry. Buti na lang na wala akong nakuhang death card. Pero yun nga, na-confirm ni Miss J na meron nga talagang sumunod sa akin. Siguro yun yung nagiging reason. I don't know kasi hindi ko pa rin masabi kasi hindi pa rin ganun ka-clear na parang na-clarify talaga na yun yung reason kung bakit paulit-ulit yung aksidente. Kasi sa totoo lang, nung meeting ko with Miss J, medyo nahihiya pa ako. Kaya hindi ako nag-share ng experiences ko. Though tama yung mga nabasa ni Miss J, pero nahihiya ako na parang sabihin sa kanya kung ano yung mga naging problems ko. Na parang yun nga paulit-ulit yung mga aksidente and everything. So yun, hindi talaga naliwanagan kung ano ba talaga yung cause ng mga aksidente. Hindi ko alam kung coincidence lang ba or meron talagang connection yun sa Lateral House. So yun, maganda rin talaga yung suggestion nila eh, nababalik ako dun sa Lateral House. Pero yun nga, this time kasama ko na sila and mas okay yun kasi at least pagbalik ko dun, may experts na ako nakasama. Hindi na ako mag-isa. So yun, nagpapasalamat pa rin talaga ako kay Miss J sa pagtulong sa akin and binigyan talaga nila ako ng time para mapagbigyan na makapagpa-reading ako kasi sa totoo lang, kagaya nga ng sinabi ko sa first vlog ko, aabot ka talaga ng 2 weeks bago magkaroon ng schedule sa kanya and napadali na lang yung sa akin dahil nga sa nakontak ko yung team niya. So I'm still very very thankful sa inyo sa pagtag sa kanya and of course sa team ni Miss J, kay Miss Aya, kila Sir MJ, kila Kuya Jeric na parang nag-assist sa akin during nung time na nandun ako sa Manila para sa reading with Miss J. Very thankful din ako kay Miss J kasi tinulungan niya ako and nagbigay pa siya ng rosary sa akin parang for protection and sabi niya sa akin na i-carry ko yon every time na lalabas ako or kahit matutulog kasi nakita niya rin sa mga cards na madalas akong nababangungot, which is true. Kagaya nga ng sinabi ko doon sa first vlog ko pa ata na kinaikwento ko na parang after ko sa Lateral House, like series of nightmares yung na-experience ko. And nabasa nga talaga yun ni Miss J sa cards niya. So, nakakakilabot pero nakaka-amaze. Alam mo yung nakaka-amaze at the same time kasi malalaman mo na parang nakikita yun lahat ni Miss J.
sa cards niya. So parang grabe, grabe girl. So yun, kaya parang for protection, para na din sa maiwasan ko yung mga nightmares at saka parang ma-protect din ako every time nalalabas ako dahil girl, biyahe ako ng biyahe, ganun. Hindi ko pa masasabi if ever na parang tapos na talaga lahat, pero hopefully dahil meron na rin akong protection and nagawa ko naman na yung pag-alay dun sa Lateral House, siguro matatapos naman na siguro lahat. Pero hindi ako makakapagbigay ng conclusion. Pero I'm hopeful na parang, guys, sana last vlog ko na to about Lateral House. Parang it's really happening talaga sa akin, sa life ko. Kasi marami din nagsasabi na parang scripted naman yung ano nangyayari sa'yo. Guys, paano mo ma-script yung tatlong aksidente? Paano mo i-script yung mga namatay sa aksidente na yun? Guys, paano mo i-script yun? Ganun ba ako kagaling na parang pati yung accidents? Like, ma-i-stage ko? Like, magagawan ko ng script? Like, how? How? Hindi na lang to parang regular na content. Parang this is also happening in my life. At least, dahil nakapagpa-consult na rin ako sa mga experts, ito na yung end. Kagaya nga rin ang sabi ko sa previous vlogs ko, marami na rin talaga akong experiences, like ghost experiences. And lahat ng yun is parang gusto ko rin i-share sa inyo. Siguro ko I'll make story time ng mga experiences ko kasi ang dami talaga. Kasi before kami umakit ng Baguio noon, nakatira kami sa isang haunted house. Ganon. Tapos parang marami din akong experiences na ano na mga ghost eme. And then I also want to share those stories with you. Like, I'll be honest, I enjoy making this kind of content. So, I'll continue doing this kinds of vlog. And sana samahan ninyo ako sa lahat ng adventure ko. I know it's really far from my original content, pero I still want to explore doing contents aside from my artworks. And I'm so thankful if ever na parang you guys will still support me kahit I will be trying out other contents. Thank you guys so much for watching my vlog. Don't forget to share this video with your friends and also tag them. And I'll see you on my next video. Thank you guys so much. Bye! Maraming salamat and God bless you all. God. Thank you.